Hi Earth Signs! Welcome back po dito sa iyong 365 Days of Tarot, your daily guidance by Gemma's Cake Tarot and Vlogs. Keep in mind po na this is a general reading, so hindi lahat ay makaka-relate, so be open-minded. So tignan po natin, Taurus, Virgo, Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus, kung ano ang mensahe sa iyo ngayong araw. So it's January 4, I hope. Okay kayo, so Monday today, dapat positive yung ating energy. So uplift yourself kung piling nyo down na down kayo. Or baka tinatamad pa kayong pumasok. So parang kasi diba Monday ngayon, so siguro ngayon na kayo babalik sa trabaho. Yan. Or sa school, hindi sa school, ano na yata diba, nirestrict na ulit, bawal na. So ano na ulit, ano yun? Virtual na ulit siguro kayo or modules. Ayan. So commitment. So yung iba sa inyo, Taurus, Virgo, Capricorn, kung nagka-problema kayo sa inyong family members, kunwari sa nanay at tatay mo, sa mga kapatid mo, maring maayos yan ngayon or mas maging okay yung situation sa bahay nyo. So meron tayo ditong commitment. Di ko alam kung may nakasamaan ka ng loob. Commitment, ayan. So, kung, ayan, may iba naman po sa inyo, may asawa, magiging okay yung family nyo. Andyan yung peace. Siguro may peace of mind ka, ayan. Kasi nandyan din yung trust sa inyong mag-asawa. Happiness. Okay, ano pa yun nandito? Blessings. So, maraming blessings ang paparating sa life nyo ng family mo. So, huwag kang mawala ng pag-asa kung dumadaan man kayo sa rough road ngayon kasi aayos yan. Okay, keep moving forward. Okay, mahaba pa ang tatakbuhin ng 2022 mo, Taurus, Virgo, Capricorn. So, medyo mag-enjoy ka muna sa rough road na pinagdaraanan mo. Pero kung matagal na yan, gawan mo na ng solusyon. Medyo huwag ka nang magpahinay-hinay pa. Oo. Diba? Kung ayaw mo nang nangyayari sa'yo, kung gusto mo ng pagbabago, Taurus, Virgo, Capricorn, gumawa ka ng mga out of the box na pagpipilian mo. O kaya naman, pumili ka ng iba. Okay? Huwag puro same path. Or kung rough road dito, edi dun ka naman, lumiko ka naman. Hindi ba? Malay mo dun sa lilikuan mo, is smooth pala yung dadaanan. So, ganun lang. Kung gusto nyo ng pagbabago, kayo lang din naman yung makakagawa niyan para sa sarili nyo. So, family, yung iba sa inyo, mas magiging focus nyo yung family nyo. Kung before, hindi kayo nakakapagbigay ng oras, yan. Ngayon, mas lalaan mo yung oras mo sa kanila kung may free time ka instead na lumabas ka, gumimik ka, siguro ipagluluto mo sila or gagawa ka ng gawaing bahay dyan para kunwari matulungan yung nanay mo. Yan. Tignan pa natin. So, pasensya na po kayo. Ayan yung iba sa inyo, feeling stuck nga sa bahay. So, yung, ayan, hindi ko po kayo nare-replyan. Kasi, actually, kahit sa pagre-reply yan, nauubos yung energy ko. Tapos, madami din pong gawain dito sa bahay. Kaya naman, ayan, pasensya na po. Pero love ko po kayong lahat sa lahat ng nagko-comments. At syempre sa lahat ng nanonood at hindi nag-i-skip ng ad. Salamat po, salamat. Ayan, more blessing sa ating lahat. So, meron tayo dito nito. Four of Pentacles. So, yung iba sa inyo, ito din yung ina-achieve nyo at the same time. Yung magkaroon kayo ng stability. Hindi lang stable na family, kundi pati financially stable din dapat. So, ito, ano to? Yung iba sa inyo, ito ah, nangangarap kayo, pero hindi naman kayo gumagawa ng hakbang para matupad yung pangarap na yun. Hanggang pangarap lang, hanggang drawing lang, hindi nyo kinukulayan. So, by this time, kung ginawa nyo na yan last year, Taurus, Virgo, Capricorn, ngayon, kulayan nyo. Okay? Ngayon, gawan nyo na action yung mga pangarap nyo. Kasi, hanggat feeling stuck kayo dito, kasi kayo lang naman yung nagpapahirap sa sarili nyo. Okay? Yung iba sa inyo,
ito. Okay, yung iba kasi sa inyo, Taurus, Virgo, Capricorn, hindi pa kayo sumisweldo, inuutang nyo na. Yung iba lang naman ha. Inuutang nyo na yung perang sisweldohin nyo. Kaya pagdating ng sweldo nyo, nga na kayo. Kasi lahat na ng sweldo mo, ipinambayad mo na sa utang. O sa kung ano man tong, ano mo, iba kasi sa inyo maluho. So, yun yung gawin nyo ngayon. Magtipid kayo. Kung kinakailangan nga, magkulong na lang kayo sa bahay. Sige, magkulong na lang kayo sa bahay. At dyan mo na lang ibuhos yung oras mo, yung attention mo. Ito o, para makaipon ka din. O, masipag naman yung iba sa inyo. Masipag naman kayo, earth signs. Yung iba nga sa inyo, talagang, ano kayo, madiskarte. Pero meron naman dito, napakatipid. O, yung kahapon yata, yun yung nabasa ko sa earth signs eh. Napakatipid nyo. So, meron din naman. Kaya lang ngayon, lumalabas dito, maluho. So, masipag ka nga, pero saan ba napupunta yung, ano mo, yung kinikita mo? So, alamin mo din, earth signs, and timbangin mo, ano ba yung mas mahalaga? And, syempre, mas mahalaga is pagkain muna ngayon. At, tsaka, syempre, education, at kailangan may ipon ka. So, yun, mag-ipon ka talaga. So, tignan pa natin, ano pa yung mensahe pagdating sa'yo. Ano pa po ang mensahe natin for Taurus, Virgo, Capricorn? So, napakadami, pasensya na. Ayan, dumating na kasi yung inutusan kong mamalengke. Yung kapatid ko, siya kasi namamalengke dito sa amin. O, mas maalam pa yung ano, mamalengke kaysa sa akin. Ako lang tagaluto. Time and tide, oceanic spells and ritual. So, ayan. Soul cage, rescue, escape from captivity and restriction. So, for some of you, ano kayo, hindi ko alam kung dinadivert nyo yung inyong attention, pero yung marami po sa inyo, feeling nyo talaga trap kayo sa isang situation. Feeling nyo hindi nyo na mababayaran yung mga utang nyo. Forever na lang yata kung may utang. Hindi. Help yourself. Saan mo ba ginagastos yung mga inuutang mo? Sa pagkain ba? Sa family mo? Okay, kausapin mo sila, kung lalo na kung ikaw yung breadwinner sa inyo. Kausapin mo sila na hindi mo na natin kaya yung ganito, yung ganyan, bumili ng ano, kung ano man yung mga binibili nyo. Kausapin mo sila, okay? And by that, pag-usapan nyo talaga yung inyong problema sa pera. Kasi doon kayo nagkakaproblema, earth signs. Diba? Hindi na nawala yung stress nyo kasi hanggat may utang ka, hindi talaga mawawala yung stress mo. At feeling mo, hindi ka makakausad. Okay? So, for some of you, ito naman may oceanic spells and rituals dito. So, for some of you, kumakapit na talaga kayo sa mga pampaswerte. Diba? Paano kayo suswertihin kung hindi naman kayo kumikilos? Kaya nga, sabi ko sa inyo, kulayan nyo yung mga plano nyo. Or yung mga plinano nyo last year pa. Okay? Okay lang magsimula. Dahil bagong taon naman, sige, iwan mo na lahat ng mga negativities last year. Sana hindi mo na siya sinama, ba? Diba? Earth sign. So, mag-focus ka sa ngayon, ano pa ba yung mga pwede mong gawin, ano pa yung mga achievements na makakamit mo this year, ano bang solusyon ng mga problema ko, isipin mo na. Yan. Ba? Diba? Mag-brainstorming ka na para makausad ka rin. Soul cage, kayo lang naman talaga yung nagkukulong sa sarili nyo. Rescue, i-rescue mo yung sarili mo. Pero, yung iba talaga kasi, diba, merong mahina yung loob. Earth signs. So, parang si Capricorn yata yun. Capricorn, mahina ba yung loob mo for some of you? Ayan. So, rescue, escape from captivity, and restriction. Kasi si Taurus, kayang-kaya niyan lusutan lahat eh. Mm-mm. Pero itong si Capricorn, ayun, siguro siya yung kailangan ng ano ng rescue. Feeling niya wala nang nangyayari sa buhay niya, wala nang usad. Pero totoo, ikaw lang talaga makakatulong sa sarili mo. Or kung yung iba sa inyo siguro nate-depress na, o nagkakaroon na kayo ng anxiety, ayun, sumakit yung ulo ko, bumigat. Siguro yung iba nga sa inyo nakakaranas ng anxiety ngayon. So, ang gawin nyo, kaya may migraine kayo,
Or bigla na lang, alam mo yung parang, hindi ko nagdidilim ba yung paningin nyo? Baka kailangan nyo na po ng salamin. Oo. So yun, baka kailangan nyo talaga ng makakausap. Taurus, Virgo, Capricorn. Oceanic spells and tide. Hindi ko alam kung kayo yung gumagawa nito or merong gumagawa sa inyo nito. Meron niya ito nagkakagusto sa'yo. Taurus, Virgo, Capricorn, no? Ginagayuma ka. Feeling kung feeling nyo, yan. Try nyo yung egg cleansing. O, yung iba sa inyo, o, kakahiwalay lang. Yung iba, no? Yung iba, yung ibang karelasyon nyo, hiniwalayan kayo para magpakasal. Oo. Yun yung nangyari. Kaya yung iba sa inyo talaga, hindi pa rin talaga makausad. O yung iba naman po sa inyo, pero dito okay na okay siya, o. Oh. May peace. Pero pagdating dito, soulmate pala kayo ng person mo. Okay, yung iba nga sa inyo, hindi ko alam kung sino yun. Ha? Pero iba lang naman po. O siguro iilan lang sa inyo. Kunwari yung asawa mo ngayon, ha? Meron siyang karelasyon dati, tapos iniwan niya yun para pakasalan ka. Or baliktad. So, kasi ito yung soulmate mo. Natagpuan kanya kasi siguro nung time na meron siyang karelasyon, meron siyang ibang commitment. So, iniwan niya yun para sa'yo. Pero yung iba po sa inyo, ayan, maaaring sa third party kayo nagkaroon ng relasyon. So, parang hindi nyo to alam. So, ngayon, parang iniwan na kayo ng taong to kasi ito, the relationship is over. Or maybe, kayo yung mismong umiwan sa taong to. And ayan, tinatawagan kayo pero ayaw nyo na talaga. Okay, kasi siguro nung nalaman mo, ayan, syempre, sobra kang nasaktan. Tapos, ayun, bumaba yung tingin mo sa sarili mo. Yung self-esteem mo, bumaba din. Kaya siguro may soul cage dito. Okay, pero yun nga, tinulungan mo naman yung sarili mo dito, umahon ka, iniwan mo to, which is good kasi alam mo, napakadami pang tao sa mundo, hindi ba? Pumili na lang kayo nung walang sabit, earth signs, or ang gawin nyo kasi kilalanin nyo muna yung mga tao na makakarelasyon nyo. 'Di ba? Or bago niyo sila sagutin, kilalanin mo muna, punta ka sa bahay nila. Hindi 'yun sa pag-iimbestiga. Okay, kung hindi para malaman mo kung totoo ba 'yung taong 'to, kung wala ba 'tong tinatago sa'yo, punta ka sa bahay nila. Doon may malalaman ka. Syempre, mapapansin mo kung paano ka pakitunguha ng parents niya, ng mga kapatid niya. Yan. Soul connection. So, maaaring hindi ka makalimutan ng taong to ngayon, earth signs, kasi ito yung soulmate mo. So, hindi naman kasi lahat ng soulmate is nagkakatuluyan. Okay? Hindi rin laman lahat ng twin flame nagkakatuluyan. Okay? So, kasi yung iba, pag twin flame, kailangan siya na yung makatuluyan ko. Hindi po yun ganun. Not dealing, hurt, avoiding. Ayan, may umiiwas sa'yo or iniiwasan mo ngayong araw. Ayaw mong makausap yung taong to. Yung iba sa inyo. Alam nyo, isa sa mga signs na nagkagayuma kayo, earth signs, is kapag, di ba, iniisip nyo na yung taong to na dati naman hindi nyo gusto. Tapos, na binabangungot kayo about sa kanya. 'Di ba? Mahal niyo siya pero bakit nakakatakot yung panaginip niyo sa kanya? Bakit bangungot yung nangyayari? So 'yun, isa po 'yun sa mga signs na kayo ay ginagayuma. Kung love na love niyo yung taong 'to, alam niyo 'yun, pero bakit nakakatakot yung panaginip mo sa kanya? So ayan, pag-isipan niyo, baka may chance or may isang pagkakataon na nanaginip kayo. Na binangungot kayo o sinasakal, sinasaktan kayo ng taong yon o basta nakakatakot. Yan, baka po nagagayuma kayo. So, yan lang po ang mensahe sa'yo. Earth signs, Taurus, Virgo, Capricorn. Marami naman dito. Magiging maayos yung takbo ng inyong family. Mas magiging tahimik. Ayan. Kailangan nyo lang pong tulungan yung sarili nyo. Unahin ang mga needs bago ang luho. Iwan nyo na
yung mga negativities last year. So, yan lang po ang mensahe sa iyo ngayong araw. Maraming salamat. Enjoy life to the fullest. I'm sending you love and light. Bye-bye!